Hello, good morning po sa ating lahat at good evening din po sa lahat ng ating mga kababayan saan sulok man ang mundo, dahil hindi ko po alam kung sino po ang makapanood nito at saang lugar po kayo naroroon. Naway nasa maayos po tayong kalagayan. So, ang vlog ko pong ito ay ito'y tungkol po sa katulad po naming OFW. Na hanggang sa ngayon kami po ay nakikibaka at nakipagsapalaran sa bansang aming pinagtatrabahoan. So ano nga po ba yung mga mahalagang bagay na dapat gawin bilang OFW? Kasi po based po sa experience ko dito po sa lugar kung saan ako ngayon, hindi po napakadali ang magtrabaho kasi kahit gaano mo katagal sa isang trabaho, minsan hindi mo rin masasabi na yung trabaho mo is for life na, kasi dito po sa Hong Kong may mga consequences na hindi mo talaga inaasahan, no? Kasi hindi mo kontrolado ang mga utak ng mga amo dito. Minsan umaabot ka lang ng ilang buwan, mawawalan ka ulit ng trabaho. Tapos, maghahanap ka ulit ng panibagong amo. Swerte na lang kung ang napupuntahan mong amo is hindi terminator, hindi hindi balasubas. Kumbaga, masasabi nating balasubas kasi maraming ganun dito na kapag hindi lang nagustuhan, sandali, sabihin agad nila na hindi ka suitable sa trabaho, iti-terminate ka kasi masyado silang demanding, di ba? Kasi gusto nila perfect, kaya pag hindi makuha agad, gusto nila agad ikaw i-give up. At may mga ahensya din kasi na masasabi natin na parang mayroong buy one take one. Hindi ko alam kung uso pa ba ngayon yan kasi nga pandemic tayo ngayon. Pangalawa, sa pagkakataong ito, talagang ang gobyerno natin ipinaglalaban tayo dito sa Hong Kong. Maski saan man naman bansa hindi mo talaga masasabi na talagang ano yung trabaho mo na masasabi nung pangmatagalan, di ba? Kasi marami na rin mga kababayan nating OFW na dumaranas na rin ng mga pagbabalasubas ng mga amo, yung mga ginagawang slave, di ba? Kung hindi ikaw makakatagal sa amo mo, talagang ikaw ang kailangang umalis. Mayroon sa mga ibang lugar na bansa na talagang mas grabe pa ang ginagawa nila sa kapwa natin OFW. Maliit na nga ang sweldo, pero kung tratuhin is para talagang kumbaga binababoy na, di ba? Ayoko nang banggitin kung ano po yun, pero alam nyo na po sa ibang OFW natin na marami na po tayong nababalitaan at napapanood dyan sa social media, dahil marami na nga po talagang connection kung paano ipaabot yung mga hinanaing ng bawat OFW. So ito po yung mahalagang bagay na gawin natin bilang OFW. Kasi ako based po sa experience ko, almost 12 years na rin ako dito sa Hong Kong, marami na po ako naging experience na nawalan ako ng trabaho, at dahil determinado po tayo na kahit anong gawin natin na huwag lang tayong mapauwi. Kung noon hindi pa masyado mahigpit, pero ngayon mahigpit na po, kailangan mo talagang umuwi. So, kailangan natin talaga na determinado tayo sa trabaho. Minsan kailangan nating magtiis kahit yung amo natin, hindi natin nagustuhan yung trato sa atin. Kailangan natin magtiis para matapos lang natin yung kontrata. As long na hindi po tayo nila tiniterminate, hindi po nila pinutol yung kontrata. So ito po yung pinakamahalaga na gawin natin bilang OFW. Kung tayo ay nagsisimula pa lang o na magtatrabaho dito sa ibang bansa, kung kahit sa ang bansa man tayo naroroon, ganito po dapat ang kailangan natin gawin. Alam po natin na may mga bansa po talaga na ano siya kumbaga yung hindi mahigpit. Kumbaga makakalabas ka, makapag-hangout ka kung saan-saan, malaya ka kumbaga, ano. So hindi mo makukontrol ang sarili mo kapag malaya ka, lalo't not may sinesweldo ka. Pero kailan pa natin maiisip yon kapag walang-wala na ba tayo? So, siguro sa panahong ito, dahil dumaraan po tayo ng pandemya, so kailangan po natin talagang
higpitan ng sintura ng ating sarili, di ba? Kasi mahirap na eh. Mahirap na talaga na pagdating ng isang sitwasyon na hindi natin inasahan. Halos wala tayong mapagkukunan, di ba? So, ano nga dapat ang dapat na, ano nga ba dapat ang gawin natin sa mga bagay na makakatulong para sa atin? So, sa mga kapwa ko, OFW, kung kayo ay baguhan at kung kayo ay datihan na rin kahit papano at nakapag-adjust na rin kayo, kailangan po natin na magtipid, di ba? Magtipid. Hindi naman may iwasan talaga kasi yung minsan gusto nating mag-hangout, di ba? Mag-jamming. Pero nandyan pa rin yung pagtitipid. Hindi yung parang easy go ka lang sa lahat ng bagay. Kahit hindi mo kaya, magpaka-meron ka, di ba? Para lang masasabing hindi ka nalilate sa uso. Kumbaga, gusto mo laging may uso ka lagi. Kumbaga, lagi kang mayroon. So, kailangan po nating magtipid. Hindi naman po talaga masama yung minsan iaano mo rin yung sarili mo. Yung ititreat mo rin yung sarili mo. Siguro once a month, magtreat ka sa sarili mo. Ikain mo sa masasarap ng pagkain. Pero yung every now and then, na yun na lang talagang ginagawa mo na parang nakikibanding ka sa mga barkada na grabe na kung gumastos na siguro dahil wala silang mga pamilya na sinasuportahan, yun. Pero hanggat maari, kahit ba wala tayong pamilyang sinasuportahan o single man tayo, kailangan pa rin po nating magtipid, di po ba? So, kailangan po nating magtipid. Ano bang mga dapat nating gawin? O, kung hindi naman kinakailangan na gawin natin na kailangan magandang-maganda tayo, maganda ang suot natin, kaya kailangan natin bumili ng ganito-ganon. Kung hindi naman kailangan, wag na natin gawin. Mas mainam pa, gawin na lang natin, sa pagtitipid natin, gawin natin ng, sabayan natin ng pag-iimpok, di ba? Kahit sa isang buwan, mayroon po tayong naitatago sa ating, ano, sa ating bangko, o di kaya, basta mayroon tayong maitago. Maiimpok tayo sa bawat sweldo natin. Huwag po nating ubusin ang pera natin sa isang buwan dahil isang beses lang po tayo sumisweldo. Huwag po nating ipadala sa ating pamilya lahat. Magtira po tayo dahil sa loob ng 2 taon, kung mayroon ka pong naiipon, pag uwi mo, mayroon kang maiuwi na sarili mong impok. Diba? Then, kung hanggat kaya pong i-divide yung sweldo mo, pwede ka na rin po habang nag-iimpo ka, mag-i-invest ka po. Diba? Mag-i-invest ka. Yung iba na naririnig ko, nag-i-invest sila sa mga insurance, pero kailangan po yung insurance na sasalihan, yun yung legit. Diba? Yung hindi lang basta-basta na ilang taon nawawala na at hindi mo alam kung saan mo kukunin yung pera mo. Diba? So, yun ang kailangan. Ngayon, kung alam mo naman na kayang-kaya mong mag-invest na kanya-kanyang diskarte lang, pwede mong i-invest na pwede kang bumili ng lupa, di ba? Or hulug-hulugan mo yung lupa na yun. Isa rin po yun sa pag-i-invest, di ba? Then, o di kaya, kung wala kang bahay bilang OFW, pwede kang magpatayo ng bahay mo. Na paunti-unti, hindi naman kailangan biglaan. Kasi, alam nyo, kababayan ko, sa hirap ng buhay, kahit ngayon, humahawak tayo ng may halaga sa loob ng isang buwan, sandali lang gagastusin yan. Tapos, pagdating ng ilang years na tayo dito, nagkaroon tayo ng sakit, mga ganito-ganito, napauwi tayo, wala tayong matutuluyan, wala tayong, kasi ang bahay naman, kahit 30K o 40K, may mapapatayo na tayo. Hindi naman kailangan kalakihan, pero masasabi natin sariling atin. So, yun po ang kailangan natin. Mag-invest kung ano lupa ba yan, o kung may lupa ka, patayuan mo ng maliit na bahay. At ang pinaka-importante po sa lahat, kailangan po nating magpalakas. Ibig sabihin, kukuha po tayo ng insurance. So, diba? Yung katamang-tama, yung mga SSS na yan, diba? Huwag lang yung hindi mapakinabangan tulad ng PhilHealth, diba? Sa SSS, ako talaga medyo ano ako kasi malaki na po yung nahulog ko sa SSS, hindi ko na ipatuloy. Pero yun ang target ko na kailangan kong may ipatuloy yun habang ako'y naririto pa sa Hong Kong. Kasi po, napakahirap na pagtanda natin
yung kikitain natin ngayon, yung ini-invest natin, pag wala na tayong trabaho, yun ang dudukutin natin. Mauubos na at mauubos yun. Pero ang SSS, for lifetime na po yan. So, kailangan na pag 60 plus ka na, 65 ka na, mayroon ka maaasahan, buwan-buwan na darating sa'yo. So, yun po ang pinaka-importante. So, sa ating mga OFW, hindi po naman talaga lingit sa ating kalaman. Malungkot eh. Napakalungkot talaga kasi lahat ng bagay na gagawa natin dito. Pero, kung nasa Pilipinas tayo, wala pong sumisita sa atin, walang nagdidikta sa atin kung anong dapat gawin natin. Pero, wala naman tayong kinikita. Pero, dito sa ibang bansa, kahit todo trabaho ka, kahit ilang oras ka na nakatayo, wala kang magagawa kasi pinapaswelduhan ka. So, ang kailangan mo lang, yung mga pinaswelduhan sa'yo, huwag nating sayangin. Yan. Kailangan matuto na po tayo. Ako, i-apply ko rin to sa sarili ko, which is na-i-apply ko rin po talaga sana. Ang problema lang po, kasi biglang dumating si pandemya, di ba? Kaya medyo nakakalungkot talaga sa side ko. Hanggang ngayon, naiisip ko kung makakabalik pa ba ako ng magsisimulang mag-impok. Kasi talagang yun ang target ko. Yun talaga na target ko last year. So, yun po ang kailangan po talaga natin bilang OFW. At saka, last but not the least, kailangan po natin talaga na wag nating iubos ang pera natin, na sahod natin para sa pamilya natin. Magtira po tayo ng para sa atin. Huwag po nating isipin na sila yung sinusuportahan natin, kaya lahat ibibigay natin. Sila naka-iPhone, naka-Samsung, mga bago, kung anong kinakain nila masasarap tuwing Linggo, lumalabas sila kumakain sila. Oo, hindi naman masama yun eh. Pero yung sana, yung pinapadala mo, isipin din sana nila na once a month lang nila tinatanggap yun. Hindi po Linggo-Linggo. Kaya kung ano po yung ibinigay mo sa kanila, sana yun is marunong din po silang magtipid, 'di ba? Kasi hindi po natin masasabi sa ating katulad na OFW, napapagod din tayo, nagkakasakit din po tayo. Paano na lang kapag ang anhin mo na, may kasabihan, 'di ba? Anhin mo na yung damo kung patay na ang kabayo, 'di ba? Kaya kailangan talaga both side, yung pamilya natin na tinutulungan at tayo mismo sa sarili natin is kailangan tulungan din natin yung sarili natin, 'di ba? So, yun lang po mga ka-OFW at mga kababayan, ka-United ko sa grupo at mga mahal kong ka-EGCI. Sana po kung sino man mga OFW ngayon is may natutunan po tayo sa vlog kong ito. Kasi based po sa experience ko, ang dami ko pong napagdaanan, pero hindi po ako sumusuko for the almost 12 years, 'di ba? Kasi kahit sa awa ng Diyos, nakapagpatayo rin po ako ng bahay, pero dahil medyo malaki po yung bahay ko, hindi pa po completely na natatapos, pero natitirahan na po siya. Kailangan lang po, kulang na lang po yung gamit, sa totoo lang. So, masaya ako sa sarili ko na kahit papaano may mauuwian ako. So, kailangan ko, marami pa akong dapat haharapin sa buhay ko na kailangan ko talaga na makapag-ipon ako para po sa future ko, sa magiging future ko, kung ano yung magiging plano ko in the future. So, yun lang po. Maraming salamat.